Okay. Ilang araw bago ang deadline ng substitution para sa halalan 2022, iniatras ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang kandidatura para sa ikatlo at huling termino niya bilang alkalde ng lungsod. Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Mayor Sara na ngayon hapon ay napagdesisyonan niyang i-withdraw ang kanyang kandidatura. Papalitan siya ng kanyang kapatid na si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na kaninang umaga ay iniurong naman ang kanyang kandidatura bilang re-electionist Vice Mayor. Pumunta na kanina sa COMELEC office sa Davao City si Mayor Sara para sa withdrawal ng kanyang COC. Wala pa munang ibang ibinigay na dahilan ang mayora sa pag-atras. Sa isang panayam, sinabi naman ni Vice Mayor Baste na sumunod lang din siya sa utos ng kanyang kapatid. Pero I guess kuha na lang yun. Kung unsa man eh, let's hope na lang na let's be positive na maayo unta ang outcome aning decision ni Mayor Inday na ma-withdraw ko. And something good might come out of it. In order for the both parties to function properly, I have to follow order. So that's why naisugo si Mayor Inday sa kuha. Magsunod ako para mo andar ang makinarya. Nitong hapon lang din, naging emosyonal si PDP Laban Husi Wing Vice Presidential Candidate Senator Bongo nang bumisita siya sa Malasakit Center sa Antipolo City. Dito niya inaming may pagbabago sa kanyang kandidatura. Itong kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaring magbago. Kasi hindi ko maiwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga napakadumi. Dito ka na nga gustong magserbisyo sa kapwa mo Pilipino. Eh meron mga pagbabago na wala naman po akong magagawa. Dahil po may mga posisyon naman na... Hindi naman niya direktang nabanggit kung ano ang pagbabago, pero may pahapyaw naman siyang sinabi patungkol sa period of substitution na nakatakdang matapos sa November 15, 2021. Itong problema about the substitution dito sa politika, maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko umiwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Kailangan ko pong umiwas. Malalaman nyo lang po yan sa darating na araw. Bago nito, inamin din ni Senator Go sa media interview na nasa proseso pa rin hanggang ngayon ang PDP Laban sa pagsasapinal ng kandidato nila sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. The last time we met was last night. Ano sir yung napag-usapan, sir? With the President. Pinag-usapan lang yung papunta na yung deadline. So, pinag-usapan yung mga senatoriables, yung mga maaaring pumasok pa. I think meron pang dalawa o tatlo na gustong pumasok, na maaaring tumakbo. I cannot speak for them. Maaari. At then dito, of course, sa ulo at saka sa pangalawang pangulo. Medyo, mag-aaralan pa. Napag-usapan din sa pulong ang alok kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang senador. Sabi ni Go, wala pa rin pinal na desisyon ng Pangulo. As a senator, candidate 51% running, 49% not running. So yan po ang aking personal assessment kung tatakbo si Pangulong Duterte. Marami pa siyang naiisip na alam, gusto na niyang magpahinga. Pero marami pa siyang unfinished business na gustong tapusin yung mga programa at gusto pa niyang tulungan yung partido, yung leadership.
Sinubukan din kuhanan ng pahayag ng ABS-CBN News si PDP laban standard bearer Senator Ronald Bato de la Rosa, pero wala pa itong komento. Joyce Balancho, ABS-CBN News.